morning everyone! Nagbabalik kami para sa ating game number 2 dito lamang po sa TI10 CIS Qualifier. At kung sino man nanalo dito, kakalabanin ng Team Spirit para sa ating Grand Finals. And yan, magandang gabi nga sa inyong lahat. Kami ulit ni Shola ang makakasama nyo for this series. At nakita nyo naman yung suot ko, guys. Oh. Pinakabago nating merch from The Armory, ang ating Shook Ragers merch. Available yan sa Shopee app, or kung wala naman kayo mga Shopee dyan, pwede rin kayo mag-order via Facebook. Punta lang kayo sa The Armory page, like and follow nyo na rin yan, guys. Ayan, so, kita nyo ang Stranger Things feels dito sa ating bagong ating shirt, at may kasama siyang face mask. Ano yan, guys? Pwede kayong bumili ng face mask lang, pwede kayong bumili ng t-shirt lang, pwede kayong bumili ng combo meals lang. At, the Ragers Meal. The Ragers Meal. Ayan. So, make sure na i-check out nyo rin yung iba pa nating merch. Meron dyan yung Onyx X The Armory. Ay, wala na pala yun, no? Sold out na. Pati yung Execration merch natin, wala na rin. Pero meron pang ibang mga Civil War jersey packs na available dyan. Yung bagong jersey ng Salam Golems and yung Unstoppable Bombers at yung iba pang Civil War team. So, before we proceed, special thanks muna sa ating mga sponsors, Predator, Steel Series, Multivitamins, Enervon Active, at syempre pnxbet.com. Kung gusto niyo pang humabol dito sa game na to, kung gusto niyo pang magbet, no, punta lang kayo sa pnxbet.com and register na kayo and use our promo code LUPON WXC upon registration. And PM lang kayo sa Quinic page kung kayo ay may mga katanungan regarding cash ins and cash outs. At sa LUPON WXC voucher seller naman, kung gusto niyo bumili ng mga vouchers na gagamitin niyo pangtaya. Pero let's go! Game 2, and tingnan natin kung mag-close out na nga ba ng Team Empire itong series na to, yes. Or makakaasi pa itong Hellraisers. Kaya naman sana ng Hellraisers eh. Pero yung game 1 talaga, I think, mid-game pa lang, alam na natin na kayang-kaya na ng Team Empire. Pero ito Broodmother agad. Ganda rin ng hero nila ng game 1 Team Empire, nahirapan na talaga sila mag-push ng lanes. And ngayon, binan nila, Hellraisers. Ayun, Hellraisers. Nahirapan sila mag-push, pero hindi pa rin nila binaban dito yung Invoker. Di ba? Sobrang pinerspeak nila Invoker dito, pero ngayon, Hoodwink pa rin, number one. Hoodwink and Broodmother, pero sa Hellraisers naman, yung classic combo ng SD Luna. Oo, ito yung, kung naalala nyo dati, guys, yung classic talaga na ito yung combo, no? Yung papalubugin niya si Luna. Tapos may manta pa. Oo, yan yung sobrang dating... Sobrang daming illusions. Yan yung dating, parang lumalabas ulit ngayon sa ating... Oo. Dota 1, SD Kunkka Luna. SD Jakiro. Luna. Luna daw, ayan. Yan yung mga, classic na magandang i-partner. And, iniisip ko din, nag-pick sila ng Elder Titan. So, maganda yung Elder Titan sa laning phase. And tingin ko ito yung mga pang high ground defense din nila. Team Empire naman, Woodwink and Broodmother. Maganda yung offlane nila dito. So, Tingin mo ba offlane to? Or pwede kasing nila i-carry ulit eh. Pero yung, carry. Okay. Or mid lane, Broodmother ang gagawin nila dito. Pero, kung ka agad ang sagot. Ang Luna kasi kayang-kaya na niyang umubos ng mga broodlings ni Broodmother . Meron pa yung pang-spam dito itong si Shadow Demon na kapag naistakan niya yung mga broodlings talaga, mamatay lang din agad. Tsaka kumuha din sila dito ng Kunkka. So yung Tidebringer niya, isang palo lang, ubos lahat, di ba? May easy farm din sila agad. And I think maganda sila sa team fight. Ang ganda ng synergy dito ng setup din ng SD, pwede niyang palubugin torrent, easy combo, di ba? May pang setup na din agad. Yes, and kung may makol man, SD, pwede niyang palubugin. At easy save lang din agad yon. So, Team Empire, nag-pick sila ng Nature's Prophet. So, more on na kakita natin lineup nila. Push type. Din talaga, oo. Pero ang hirap ng hero nila kasi merong may mga pang death dito itong Hellraiser While binandita ng Team Empire itong Magnus, Viper, Tekkis, Mars, and halos lahat hero. Halos lahat offlane. Yung kanilang inalis dito while Hellraiser naman, Trend Protector, inalis din nila. Oh, support na lang position 4 or 5. 5 na lang yung kulang ng
ng Team Empire dito. I think kailangan, I think pwede silang kumuha ng hero na malakas pang defense din. Kasi kung maagang makapag-push tong Hellraisers, parang mahihirapan sila dito sa, ano eh, sa def. Though, may axe din naman, at some point makakapag-manta din naman yan. Di ba, yun naman ang strength ng isang axe ngayong meta natin. Malakas siya mag-push out ng lanes, mag- kumuha ng creep wave din dito. And may Broodmother din. So, pwede silang mag-rat gaming talaga itong Hellraisers. Ang ganda kasi ng ban din nila dito. Kasi halos lahat hero ni Resolution. Alam nila kung paano i-shutdown dito to si Resolution. Kanina, di ba? Si Resolution yung mayaman. Si yung na-shutdown na nila yung Axe, hindi na makaporma ngayon dito itong Hellraisers. And tingin ko, kaya din binan nila lahat. Tingnan mo, puro offlane yan. Wala silang pakialam kung meron mang carry. Kung meron mga kung meron mang hero dito, simula umpisa pa lang meron mang hero dito itong Hellraiser na pang late game man. Luna kasi isang call lang naman 'yan kung mapapagana nila dito itong Axe. Very effective 'yan kasi kung sakaling Axe dito, meron silang kailangan nila ng pang-burst. Pang-burst para isang mabilisan na mapatay. Kasi may pwedeng magbigay si Kung kamamaya ng barko para medyo kumunat sila. And may counter ni Shade din na SD. Mirana na para pag napana Luna. Pana Luna. Sabi ni Tia, bumabanat ka pa ha. Today? Kaya pa yan today. And anyway, let's see dito kung ano ang ipipick ng Hellraisers. Pwede pa silang pumili ng mga pang teamfight talaga. Sayang yung Tidehunter. Yun sana yung nakikita ko eh. Goods na sila pagdating ng teamfight. Pero pwede pa silang mag-Magnus ah. May ganda ng bandito na Hellraiser, Winter Wyvern. Kasi nga, di ba, anti-clash dito. Pero, Tuskar. Tuskar. Kailangan nila yun kasi yung backlines. Lagi, priority nila agad mapatay yung ano dito, yung Shadow Demon. Pero may Nature's Prophet naman na pwede lang din mag-teleport sa likod ng, or kung nasan man yung Shadow Demon dito. Anong pwede niyang ma-zone dito? Out. Mid Broodmother? Siguro, or mid lane NP siguro. Kasi pag nag-Broodmother mid sila, mahirap kung ka. Oo, hindi makakalin kay Kung ka. Delikado kay Kung ka yan. Either Nature's Prophet, or baka Woodwink nga to eh. Ay, hindi. Position 4 lang talaga yung Woodwink. Nature's Prophet, iniisip ko kung ano yung ano nila dito, yung mid lane eh. Pwede pa naman nila i-adjust yung ano axe. Ano siguro NP na yan? NP. Ayun, isa pang pang-counter out para kay Broodmother. I think ang pwedeng gawin ng Hellraisers dito, just shut down yung Broodmother and yes, hindi na siya magiging effective dito. Tsaka, ang maganda dito sa teamfight na Hellraiser, sobrang ganda ng synergy nila. Gulong dito ng Pangolier, di ba? Eclipse. Sobrang solid pag nag-teamfight itong Hellraiser. May ano pa, may ghost ship pa na pwedeng i-offer itong si Kung ka. Pero yung single target kasi dito pwedeng ma-bosset yung ano yung combo ng Hellraisers, di ba? Axe, may Nature's Prophet na kaya mag-zone out, plus the Tuskar pa dito. Pero ayun na nga, laning phase kasi, shutdown, Broodmother lang ang kailangan gawin ng Hellraisers dito. Oo, tsaka tingin ko naman kahit lumamang na ang Team Empire lang sa laning phase kasi Tuskar and Nature's Prophet. Ay, hindi. Smiling Knight. Oo, tama. Oh, okay. Imi-mid pa rin talaga yata nila yung Broodmother. Depressed kid ang gagamit eh. Oh, Smiling Knight. Hindi, yeah, level 6 pa naman siya mapapahirapan dyan eh. Pag nagkaroon siya ng ano eh. Ng mga baby. Mga babies. Babies. Pero Sayu, pet Chu Shara. Ang hirap ng pangalan. Inano na din nila eh. Pangolier offlane na rin. Kailangan din nila yan kasi maganda yung lineup. Possible na pwedeng mag-proc yung Lucky Shot and meron siyang pang-ubos ng mga Treyan ng Nature's Prophet, di ba? Ang masakit lang kasi kung ang advantage ni Nature's Prophet kasi dito, ano din siya, range din siya, so makaka-free hit. And on the early game, kahit level 1 pa lang yan, mataas yung kanyang base damage ng Nature's Prophet eh. So, pero yun nga, pwede kasi nga nilang eh, spam lang ni Resolution ng kanyang swashbuckle. Mm-mm. And this is it. Game number 2 tayo, guys. Dito lamang po sa TI10 CIS Qualifier
between Hellraiser and Team Empire. Pakilala muna natin para sa side ng Hellraiser. Bangalier ni Resolution, Luna Kuman, kung kayang G, Shadow Demon, Zaya, at Elder Titan ni Lil Me Alone. Yep, on the dire side naman, Team Empire, Sayo on the Hoodwink, Depressed Kid sa kanyang Broodmother, Ito Vanskor on the Toskar, Petoshara on the Axe, and Smiling Knight as the Nature's Prophet Carry. Yun lang, may timing lang din talaga. Ticking time bomb yung lineup ng, ng Team Empire kasi may timing yan eh. They need to win yung early to mid game. Yan yung strength ng lineup nila eh. Nature's Prophet and Broodmother, dyan talaga sila sobrang lakas. Pero pagdating ng late game, may dito pa rin talaga tayo sa SD Luna. Yun na nga din. And may, tingin ko mahirapan naman din makapag-push ng Team Empire, lalo na pag high grounds na. Kaya kailangan lang talaga na mapatagal na Hellraiser dito yung laban. Laning pace, yes, possible na pwedeng makabasag agad ng mga objective dito itong Team Empire. And plus one yung global presence dito ng Nature's Prophet. Sobrang lakas ng kill potential din ng Team Empire on the bottom lane, so pwede din mag-TP yung Nature's Prophet para mas maaga nila na makuha yung tower sa may bottom lane. Ang effective lang sa Team Hellraiser, pwede si SD pwede mag-stock ng tatlo. So pwede yun na mas makakapag-farm si Kuman ng mga neutrals. Late stream tayo. I mean, delay yung stream natin, guys, kasi hindi tayo official coverage ng CIS qualifiers. Meron tayong 15 minutes delay, so iwasan po natin yung mga spoilers dyan dahil meron pa rin namang nanonood kahit delay tayo dito. And syempre, thank you sa mga nag-tune in pa rin. Of course, share nyo na yung stream natin, guys. Baka naman. At kung di pa kayo napag-bet, PNXBet.com. And yeah, don't forget to use our promo code LuponWXC. And syempre, bet responsibly. Pero itong mid lane naman, although hindi pa naman masyado mahihirapan dito ito si Depressed Kid, wala pa naman siyang mga alaga dito, pero yun nga lang, mas masakit, mas mabilis na makapag-farm yung Tidebringer ng Kunkka. So, tingin ko, yun naman yung magiging advantage dito ni Young level 2 na din agad itong si Kunkka. Oh, sakit to. Diba? Para kang hinahambal sa tewop niyan. Tiis-tiis lang talaga ang gagawin dito. Pero ayun, oh, maganda rin yung ginagawa ni Saya. Kini-spaman niya na Shadow Poison para hindi din na makapangharas and ma-farm niya rin yung Treant dito ng Trend Protector. Ay, Trend Protector ng Nature's Prophet. Yung mga alaga niya. Resolution naman din dito. Tamang last hit lang din. Ito yung sinasabi natin na advantage talaga ni Nature's Prophet. Sakit niyan. Oh, plus meron right siyang click, right click lang gagawin niyan. Meron siyang Blightstone. So yung armor lalo dito ni... Duguan! Sakit, di siya makakalaban dyan. Lalo na wala siya pang spam ng creep wave. So tingin ko, Young G, talagang madadominate niya yung mid lane. Solid daw ng draft ng Team Empire. May miswa daw ata yung sardinas niya. Pero may itulog pa rin talaga yung draft ng Team Empire. I still believe na if ever madrag ng Hellraisers yung game natin until late game, it's Luna pa din talaga. Yes, pero tinan natin, oops, nakapag-live steal na rin dito itong si Depressed Kid. Ayun, pero Torrent. Napakasakit. Ang ano pa naman yan, hindi siya magbubote, di ba? So, etong si Kunkka, pwede siya talaga makapag-spam. Pero meanwhile, bottom lane dito, masyadong madami. Yung creep wave papunta sa mid tower. So, hayahay buhay dito ni Axe, ha? Axe. Hindi pa makasunod yung Luna, Nasusone out din sila nung Hoodwink. And hindi niya pinagpupul talaga yung Trend Protector. Ay, yung Elder Titan. Elder Titan. Mukhang sing trend sa monitor. Mahirap kasi, binubosin agad siya. Mas mabilis yung movement speed talaga dito ng... Oop, lucky shot dito. Plus sa snowball, mukhang mapapatay yata na sa resolution dito. Pero, tingnan natin, napakasakit nga ng Shadow Poison ng SD. So, walang swashbuckle available kanina si resolution. So, hindi nila din pwedeng ego basta-basta. Sinaistakan na sila ng Shadow Poison. Mahirap din kasi talaga na mag-contest din dito. May... swashbuckle din, pero bottom lane, possible, wala na tayong talagang lalamang yung Axe on laning piece talaga. Pero at least, yung Luna, hindi siya nape-pressure. Mas farm lang. Farm lang talaga siya. Inahayaan niya na si Elder Titan na mahirapan dito. Alam niya rin naman na hindi nila kaya patayin pa si Axe. So, mas pa-priority niya na makapag-farm. Wala ko sino nagsalita. Akagulat eh. Pero, tignan natin. Kasi,
parehas maganda yung lane nung ano eh, nung Axe. So if ever makuha ng Axe yung lane niya dito ng mas I mean yung dagger niya ng mas maaga, 'di ba? Pwede silang gumalaw ng gumalaw at ma-pressure nila lahat ng lanes ng Hellraisers dito. Pero nako po, itong si Luna naman ha. Ayun guys, sa mga nagtatanong bakit may Quelling Blade pa rin dito ito si Luna. Pero pang mid lane, pang last seed. Kaya niya mapatayin yan? Hindi pa. Wala din siyang torrent noon eh. Mahirap pa rin. Niya ata nilagay. Ngayon pa lang yung torrent niya. Hindi na na-connect din. Buti nga nakakapag-sustain pa dito ito si Broodmother. Ang bubuhay niya muna is, ano tawag dito? Soul Ring muna yung papriority niya na buuin dito. Pero ito na naman, stacks dito, spotted out by Vanscore. Napakaganda rin nung observer wards niya dun sa may cliff. So, kitang-kita na agad nila na merong stacks available for Hellraisers. Uy, merong axe na pwedeng kumuha, Oh, naboset niya. Hindi rin nakuha dito yung water rune ni Depressed Kid, pero may lifesteal naman siya available. So, easy lang din para kay Depressed Kid yan. Set up. Uy, ito na nga yung setup natin. There's a swashbuckle. Uy! And yun na nga, may na first blood na nga tayo. That's on the bottom lane. And that was an off-cam kill dito. The Elder Titan will fall down. Na-set up pa din si Kuno. Pero speaking of setup, ito na naman. There's the bushwalk. Mukhang mamamatay pa nga yata si Kuman dito. And double kill for this Axe. Pero Shara is doing it. Ganda nung ginagawa dito ng ano? Ng Axe, yung pressure din nung ano niya, yung hunger niya. Plus yung Aegon Shot. Nakakalahati yung buhay dito ni Luna. Yes. And ngayon, hindi kasi kaya protektahan talaga ng Elder Titan. Hindi siya makapang-zone out. Kung mang-zone out siya, papalagan siya ni Axe. Yung counter helix na naiikot at naiikot lang sa kanya. Yes. Ayan, wala. Meron pasok po ba lahat ng Pinoy sa qualifiers? Yung mga nanggaling ng lower division at lahat ng team sa upper division, sila yung maglalaro sa qualifiers na mag-start yan on June 30. Pero yung direct invite na, T1 lang. Yes. Hindi siya Pinoy team, pero nandun naman si Kuku and Santino. So, yun yung sure na pasok sa aabangan natin for the upcoming T10. But, marami yun nga lang, ang very crucial lang for Southeast Asia qualifiers is isa lang yung kukuhanin doon. Same with all the regions. Mabibigat yung mga teams na kasali dyan eh. TNC, Fnatic, OB Neon, MG Trust. So, Execration. Yan, guys. Execration nandun din. So, and make Smart sure Omega, na, I think, kasali din. Tumutok na kayo, pero Bushwalk plus Aegon Shot. Patay agad itong si Elder Titan. Yeah, that's the second time around na mamamatay yung Elder Titan dito. Pero at least, di ba, ang yaman din na resolution doon sa mid top lane. Possible lane, resolution yun eh. Mm-hmm. Talagang maganda lagi yung laning niya dito, kahit anong hero pa gamitin niya. Pero Axe sa may bottom lane naman. Vanguard na at going for... Ang yaman ni Peto Shara dito, naka-double kill lang din kasi siya. And as of now, maganda yung nangyayari sa Team Empire. Ha? Kasi hindi nila nababawag yung Broodmother. Masesecure nila talaga lahat ng lanes. Pero tingnan natin dito, Ghost Ship will be there. Pero mabubushwak lang din yung Kunka dito. Hindi siya makakapagbigay ng more skills pa. Pero... Wala, maaga din na ano eh. Parang hindi nag-connect yung combo niya na X-Mart Torrent plus Barco. Yep. Hindi eksakto, pero ito, Vanscore. Gusto nilang patayin. Itong si Resolution. Okay, nakita nila na nag-swashbuckle na eh. Pero Disruption just in time. Tingnan natin, are they still getting this kill? Ganda ng pang-counter initiate nila. And alam nila na kaya din lang ulit silang patayin. Kasi cooldown na naman. Dito yung swashbuckle niya plus yung Shadow Poison. Pag tinake nila yun, medyo... Talagang mga ngalahati buhay dito ni Vanscore. Para sa akin, kung ma-maintain ng Team Empire yung ganitong situation nila, masasecure nila yung early to mid game. Kaya nilang matapos ng maaga tong game na to na hindi na nila bibigyan pa ng breathing space itong Luna. Pero ito na naman, huli na naman ang Balbon dito. Lil Me Alone! Nahagupit pa nga! Sabi nga kasi, Lil Me Alone. Lil Me Alone! Lil Me Alone kasi. They won't Lil You Alone. They won't Lil You Alone. Bawal ka maging alone. So, ito na si Young G mid lane. Di nga niya napapatay dito. Itong si Depressed Kid, no? And sobrang ingat ng Broodmother. Ang layo ng mga ano niya, Broodlings pag niya. Pag tinamaan ng Tidebringer, ubos talaga yan. Tsaka pag nagpuprok na yung Tidebringer. No! Ako po, tignan natin the attempt from Depressed Kid. Pero napakaraming mag re-react dito sa may mid lane. That's three heroes. Pero ito na nga, si Vanscore, the Tuskar, mga kaibigan. Access here as well, Peto Shara. Pero tingnan natin, takbuhan na nga ang mga itik, sir. Pero there's another reaction dito. Smiling Knight, may itik ka lang din. And that's the Nature's Prophet going down. Pero four heroes
reacting on the mid lane. Nandito na si Petro Shara dito, pero na-call nga rin siya. Meron nga bang follow-up? He has swashbuckle though. Pero tingnan natin, there's the X marks the spot at naglagang ng tayo saglit. Walang follow-up na torrent dito, so reset lang for the both teams. Pero at least diba na-hold dito na Hellraiser yung mid lane at nakakapag-farm itong si Luna. Yun naman na importante, kailangan lang talaga nila na mapatagal dito itong laban. While itong si Nature's Prophet na matay din kanina, kailangan niya makabawi ha. Kasi hindi ganun ganda nung laning phase niya nung early game. And napamatay-matay pa siya, kada gank na dito. Hindi pa sila nakuha ng objective. And tingin ko naman, itong si Broodmother, magiging ano na to eh. Kailangan... Ayun! Pinarp! Ayun! Hindi niya natansya! Pinarp! Hindi mo yung farm ng kung ko? Ubos pati yung... Ubos pati panto boss. Pero tingnan natin, nalubog na rin dito. Makakapag-follow up nga ba? Yun lang. Torrent will connect. Pero maraming kasama si Depressed Kid din dito. Makakuha naman siya ng another Broodlings. And let's see. Alam mo, naka-block yung camp nung ano ah. Hindi nila na-deward yung sentry wards ng Team Empire dun sa may tri-camp nila. Kahit naglagay na sila ng obs dun. Kaya din na hindi din nila hinahayaan na makapag-stock din kasi si Shadow. Tingnan na, the Rolling Thunder will be there. Pero mapapatulog natin si Tuskar dito. Fans for. And magulong-gulong nga. Pero makakapag-snowball pa nga. They can still engage on this one. Pero napakasakit ka ng Tidebringer ni Youngji dito. And so instantly take down this Tuskar. So medyo pabor yung para sa side na Hellraiser kasi namamatay na namamatay dito itong Team Empire and nakakapag-farm. Merong breathing space itong si Luna. Luna, at well, least naman, at least. Oo, tsaka Luna against kay Nature's Prophet. Nature's Prophet di siya nagre-react kasi alam nila na hindi pa nila kaya sa teamfight and hindi pa enough yung damage niya ngayon. Kung ka meron na siyang armlet, so anytime pwede siyang gumank. Pwede pa ulit sila mag-suit eh. Yep. Yaman, and no? Stacks nga din dito. May double damage rin pa itong si Youngji. So talagang mauubos itong ancient stacks sa may tri-camp. Pero yun o, nakablock yung small camp nila. Hindi nila napapansin. Hindi pa sila nakakapag-deward dito sa may triangle camp. Pero resolution, ang yaman din dito ng Pangolier. Magano siya? Arcane blink dagger. Para pwede siya kasi mag-ribs. Kung sakali Nature's Prophet mag-build dito ng malev, meron silang pang-dispel. And maganda yung mag-arcane siya kasi kailangan din nila ng spam eh. Para pag nag-push dito yung Nature's Prophet, may pang-ubo siya ng mga alaga ni Nature's Prophet, may pang-ubo siya sa alaga ng Broodmother. Okay, top tower din dito. Vanskor will be here to defend kahit pa paano, yung tier 1 tower nila. Pero Nature's Prophet, nagja-jungle na din siya while Kuman naman nakakapag-farm freely on yun this naman. One. Ayun yaman na, nga ng titipi Kuma, na siya sa top lane dito. Pero spotted yung Luna na nag-tipi. Nandun na. May vision din kasi sila available dito while naman itong si Woodwink. Anong mukhang may bibitin lang siya sa may secret. May papatulog nga ba nila yung Tuskar? Pero tignan natin dito, they're scouting out. Itong si Vanskor. And ako, hindi na ide-defend ng Team Empire. Pero, ito yung ano talaga yung advantage or yung strength ng lineup ng Hellraisers, yung pag-push din talaga. Pero tingnan natin, dahil available na yung Blink Dagger para kay Axe, pwede sila mag-sod. Speaking of sod, nakasod na nga pala. Itong si Woodwing. Gusto nila kumuha ng kill? May dagger na yata yung Axe. Meron na, kakabili niya lang. Ayun o, sabi kasi yung ano pala, yung Broodmother pala yung nagmalev sa kanila. And maganda yung bubuin dito na resolution na Gribs. Ay, naku, mais pa tayo pa nga. And ang gandang small! Small! Ito, popped up. May follow-up ang snowball dito. Oh, and tingnan natin, mamamatay agad itong Shadow Demon. That sharpshooter finishing off. Pero nabiyak na nga yung lupa din dito. X marks the spot. Tatama nga onto Beto Shara and the Ghost Ship. That's a one-for-one trade. Pero gusto pang lumaban ng Team Hellraisers dito. Naumpug-umpug itong si Resolution. Pero tingnan natin, hindi nila makita kung nasaan si Depressed Kid dito. Naka-kite out lang sila. Pero nag-swashbuckle lang. Wala na yata. Pupuntahan itong si Resolution. Natip pa nga rin sa mukha. And he will fall down. Vanskor will get this kill. Partida na lang nawala pa yung Nature's Prophet tsaka, doon. Ayun na nga din eh. Tsaka ang ganda nung ano ng pamamicro dito ng Team Empire. Umakyat lang sa cliff dito ito si Depressed Kid kasi alam niya na tatamaan siya doon ng ano eh.
gulong dito ng Pangolier eh. And hindi siya nag-overextend kasi walang... Ito na naman, swept. Walang humpay mga kaibigan. Napaganda kasi yung nila. Vision. Oo, oh, kitang-kita nila pero wait, there's more. Young G! Ay, nakakulong pa nga! Shot. Oh my G, nagpaisa-isa na nga ang Hellraisers dito. Kung ka-will fall down, isunod na natin si Rilmi alone. That's yun. Three heroes going down and... another objective pa for so, Team Empire. Napakaganda nung ano nila, ang napakaganda nung synergy ng team fight nila doon. Plus, kita mo yung vision. Ano nila, kitang-kita yung mid lane tower pati yung triangle camp. Kung sino man makapag-farm, talagang kaya nila hulihin din yung Luna doon eh. Mm-hmm. Pero maganda yung mga vision na nailagay nila. Ang ganda nung timing dito ng Blink Dagger ni Axe. And sakto-sakto, Winter's Force. Malev pa nga. Naku, inaro-araw na dito si Zayak. Oo, ito talaga yung kalakasan naman ng early game dito ng Team Empire. Na-utilize na yun. Plus, hindi makapag-deward. Every time mag-deward, pupunta yung dalawang support, pinapatay agad. Ang ganda ng pagkakalat din ni Depressed Kid ng mga web niya eh. Nakakapag-extend siya dito sa may triangle camp para kung sakaling namang may umangat, uy, papatayin niya delikado agad. Delikado yata si Kuman dito ah. May obs, may vision kasi yung Team Empire dito kung dun sa may top lane eh. So, kapag nagpakita sa lane itong si Luna, pwede siyang i-go ng Axe dito na medyo malapit lang din sa lane. Pero para sa akin may ano pa rin to ah. Nakakapag-farm naman si Kuman. And wala, ganito yung kailangan gawin ng ano eh, ng Team Empire talaga. Laban lang sila ng laban, wala naman silang big ultimates na kailangan intayin eh. Yun naman din. So at least 'di ba? Ang importante dito, nabibigyan nila ng pressure yung apat na hero ng Hellraiser. So kailangan din mo Luna kanina pa nagpo-farm pero kita mo yung network niya oh. Na ang baba pa din. Ang baba pa din kasi hindi siya nakakuha ng kill, 'di ba? At kahit na sa kanya lahat nung farm, pero naku, si may balak si Sayu. Spotted nga niya dito. Plus nandito yung na yung Nature's Prophet, ha? Nag-teleport na nga sa baba, pero mayroong atang mag-go dito. Gagamitan na ng Rolling Thunder dito. Vanscore X marks the spot. Mapapabalik nga lang din siya dito. The Torrent will connect, and this Tuskar will go down. Pero teleportation nga dun sa bottom lane. Nakita nila yung Luna dito. Nahimik. Oo, kailangan muna talaga na hindi ni Luna magkaroon din ng Manta style. Kasi ang hirap pag na-silent siya agad ng Brood Mama eh. Wala siya agad na magagawa. At Broodmother, meron, going for BKB. Para din sa, ano, sa X marks the spot. Sa combo ever. Din. Tsaka pero, sa ulti ni Elder okay. Titan din. Tsaka stun. Smoke dito for Hellraiser. Sa sino ang maaabutan? X marks the spot. Hindi niya makakast. Medyo malayo. Pero setup, mukhang nag-aantayan lang muna sila. Maganda namin ang paglagay dito ng Hellraiser sa vision. Pero na-scan nila. Alam nila kung saan nakaposition dito. Itong Hellraiser, so sobrang ingat ng Team Empire. Pwede silang umikot. Pwede nilang i-turn around yung gustong gawin dito ng Hellraiser na mag-push ng tower. Uy, Regen Room! Gusto kuhanin sana ni Resolution pero makukol lang din siya dito. Disruption will be there. Plus the push. If tingnan natin kung meron mga follow-up dito from Team Empire, mag-disarm nga siya dito. Pero Snowball! Saving the day pala sa Team Empire dito. Mukhang disengage. Reset na muna daw for Team Empire. Tingnan natin, wala nang may babatong skills X-mark. Ang Hellraisers dito. They don't have the ghost ship pero na-X-mark nga rin dito si Depressed Kid. But follow-up. Yes, chill lang muna din dito. Itong Team Empire, hindi nagrat lang yun eh. Kikita mo nagrat na yung Nature's Prophet. Tsaka na siya sasama pag lumalamang na dito itong Team Empire or kung duguan na halos lahat ng hero ng Hellraiser eh. Mm-hmm. Parang siyang police. Tsaka lang siya lalabas dito kapag kinakailangan na talaga. Pero kita mo naman ang ganda nung patience dito ng Team Empire. Hindi sila basta-basta sila gumugo. Yep. Pero Luna pa din naman yan eh. Tama nga dito si, ano, si Daddy J. Yan. Shoutout sa'yo. Manalo ng isang team fight ang Hellraisers. Push agad kasi Luna naman din yan. Oh. Pero yun nga, late game, madrag lang ng Hellraisers. Kayang-kaya nilang makuha to. Nakita naman natin yung strength ng isang Luna nung, ano, eh, nung game 1. Pero that's a different scenario kasi sobrang free farm nung Luna nung game 1 eh. And yung Luna naman ngayon, nakapag-farm siya, pero hindi siya ganun ka, ano eh, hindi siya ganun ka hayahay. Yes, mahirap kasi kapag nagpakita agad si Luna, wala pa siyang BKB. Sobrang bilis niya lang patayin, isang call lang sa kanya, so kailangan niya muna talaga na mabuo yung BKB niya. Pero kailangan lang talaga din na mapatagal ng Hellraiser dito yung teamfight, napakagad ng Snowball, para hindi siya tamaan ng X-Mart. Kailangan nila mapatagal. Nakatulog pa rin siya eh. Sa late game lang. Tiis pogi. Yun, ang better term. Tiis pogi para sa Hellraisers.
Kasi ito talaga yung timing ng Team Empire eh. Kung ma-close out nila yung game ng around 25 to 30 minutes, kaya. Pero after nun, wala na ano na to, Hellraisers na to. Oo, kaya din I talaga think. Ano. Meron pa naman chance dito Hellraiser eh. At least, di ba, hindi pa naman. Mahirap, mamaya din, mahirap makapag-high grounds. Tingin ko yung Empire dyan kasi nga may Elder Titan. May kung ka na pandepensa. May Shadow Demon. Shadow dami lang pang ano eh. Pang high ground defense naman din, if ever. Okay. Spotted si Peto Shara dito, mapapalubog. Pero that's four heroes dito. Mapapalibutan ka na, sir! And Axe. Sinakay sa Peribot. Link Dagger si Panglier. Maganda to. Tapos pag meron siyang shard, pwede siya makapag-set up agad ng rolling boulder niya. Pwede niyang ma-zone out agad dito. Itong si Broodmother. Mm-hmm. Wala, okay. Ganda na lang to. May timing kasi yung hero ng Team Empire eh. Pag sobrang na late game na to, mayayari sila. Pero BKB na yata. Pag, no, lalo na pag ano, pag kunwari, makapag BKB man itong si Broodmother, pwedeng ubusin lang ng ubusin ng Hellraisers yung duration yan eh. Kapag nasa around 5 seconds na lang yung duration ng BKB, sobrang dali na lang hulihin itong si ano. Si Depre, I mean, yes. Madali na lang siyang i-kite. Yes, bottom lane naman dito, napupush yung lane. So, hindi ko nga din nakikita nagpupush ng lane yung ano eh. Yung yun na lang eh, no? Prophet, no? Hindi siya nagrarat. Oo, nahihirapan siya kasi wala pa siyang pang-out. Baka magulat siya ng kungka eh. Expert Torrent, isang mabilis lang talaga siya na mapatay. Hindi siya nag-ano, no? Wala tayong nakikita na pressure na naibibigay ng Nature's Prophet sa Nature's nakakapag-push pa nga sila pero may napalubog na nga rin dito. Ayun lang, instantly casted itong Eclipse. Mamamatay nga ba itong si Peto Shara? Pero the snowball will be there. Masasetapan pa nga yata nila. Tingnan natin dito, mamamatay pa rin yung Axe. Pero lalaban daw ang Hellraisers dito. That's 2-for-1 trade. Pero ang kapalit naman yan, buhay ng Luna. Oo, pero at least diba nabigyan pa rin nila dito ng kill. Etong napatay pa rin nila dito, etong si Axe. Yun naman ang ano eh. Plus, wala rin kasi silang kungka doon. So, tingin ko mahirap din kasi na makapag mag-contest. While Depressed Kid, eto yung Broodmother na talagang mid lane ng Ampuntari eh. Kailangan niya din na mahirap kasi ang bilis na makapag-clear ng mga alaga dito ng Pangolier eh. Plus, may kungka pa. Puro sila pang tanggal talaga ng mga Neopets eh, di ba? Swashbuckle, may Moonglaives, may Tidebringer, may Shadow Poison. So, may tulog pa rin talaga yung Empire dito. Oh, pero tsaka parang hindi sila ganun kalamang eh. Yes. Pero ayun nga eh. Nakakasabay pa rin kahit pa paano yung Hellraisers eh. Oh. So, hindi siya one-sided early game. Which is ganun yung dapat maging scenario ng ano Team Empire eh, para mapagana nila yung ganitong klase ng lineup. Pero yung Obs nga rin dito is doing it resolution. He might want to go for a chase dito kay Vanscore, pero disengage na nga lang din muna. And mahirap din kasi yan, pag na-late game dito, Kuka and ano yan eh, Kuka and Luna eh. Unlike Team Empire, kita mo naman, may mga pang-clear kasi ng wave dito itong Hellraiser plus pinapalubog lang si Luna, push ng lanes, sobrang bossed lang, ganyan yung mga classic talaga na combo. Diba? Siya lang yep. Nag-split push. Pangolier, depensa na sa bottom lane, hindi natin nakikita yung Nature's Prophet na nag-TP sa ano no, sa top or sa bottom lane. Nag-jungle nga lang si ano eh, si nag-jungle lang yung Nature's Prophet. Oh. Hindi siya ganun kalikot sa mapa. Mag-iingat lang siguro din dito. Kailangan niya muna ng BKB bago niya magawa yung balak niya dito. Pero kung ka meron ng Halbert, so maganda yan kasi puro right clicker nga naman din yung mga carry dito ng Empire. Pero tignan natin, Swashbuckle! Ayun, ubos talaga. Pero blink kinukulit out. Kinukulit lang siya eh. Kinukulit lang siya dito ng ano. Pero Sod, coming from Hellraiser, may balak silang puntahan sa may top lane kasi alam nila na kailangan nila i-secure yung tower dito sa may taas. Yan na nilang makuha. But this is just a three-man smoke for Hellraiser. Tinan natin ah, dahil Manta style na rin dito. May Manta style na rin ah, while hindi pa sila nagkukuha, hindi pa sumasama dito to si Smiling Knight. Ngayon pa lang, kung kukuha man lang sila ng team fight, pwede siguro Smiling Knight, Nature's Prophet sa may baba. Diba? Mm-hmm.
Roshan, kaya okay. Pa rin okay, smoke niya. Dito ah. Four-month smoke para sa Team Empire. Sino nga ba ang mabubulugan nila dito? That's Jiangji and Cole sa mukha. Pero ano yun? Cole, sabay takbo. Hindi nga natin, merong Rolling Thunder na magagaling dito sa likod. Mauuntog-untog nga dito si Resolution. And huli nga yung dagang kosto dito. Napakakulit mo raw, sir. Pero ayun na nga, masyado din nag-extend dito itong Team Empire. And hindi na nga nakakapag-farm din dito itong si Axmore on teamfight na hinahanap niya, no? Para sa akin, hindi ako ganun ka-satisfied sa nangyayari for Team Empire. Sayang kasi yung early game na lead nila eh. Uh-oh. Na secure nila yung mga laning phase, pero yung dapat na ginagawa ng lineup nila, hindi nila ganun nagawa dito. And ito na nga, push from Hellraiser's Mask. Tapos tayo na nga rin para kay Kuman dito and the Illusions. Ito na lang yung magpupush. Pero at least diba nadedepensahan niya pa dito itong mid lane ng Broodmother, pero mahirap pa rin na mag-push para sa side dito ng Hellraiser. Oh, may na-call? Set up. Wala. Kabado lang. Steady Golteb lang. Mm-mm. Ito nga si Nature's Prophet, kanina pa nag-perform eh. Yup. Hindi, wala na rin ma-set up ang si, ano, si Broodmother dito. And maganda yung ginagawa dito ng Shadow Demon. Sinapalubog niya lang yung mga illusion ng Luna. And pinag-flow na niya ng lanes sa may taas. Ayan, nagagawin ng mga yan sa late game. Kaya naman! Pero late game kasi Hellraisers to eh. So, if ever, umabot man tayo ng late game, ang pwede na lang gawin ng Team Empire, mag-rat, which is very crucial. Kasi yung lineup ng Hellraisers dito, malakas sila ng 5-man eh. So, kung may mag-rat dito, that's 2 heroes, Broodmother or Nature's Prophet, it means na minus 1 or minus 2 yung Team Empire dito. Yes. Talaga malulugi sila sa team fight. Kasi for Protect 1 yung pwedeng gawin nila kay Lune. Naisip ko kasi kung may mag-split push or may mag-rat dito, pwedeng depensahan ng Kunkka eh, di ba? Kahit na sa team fight siya, TP lang, X-Mart, balik agad sa team fight, at least makiklear niya agad yung creep wave. Mm-hmm. Yun naman yung advantage lang ng Hellraiser, lalo na isang push palo lang niya din lang. Talaga. O isang palo niya lang sa mga alaga dito or yung mga yung mga alaga dito na Nature's Prophet, napa-farm niya na agad eh. Pero kita mo, sobrang bosit na ginagawa ng SD. Luna. SD Luna, lubog lang, plus push lang ng tower. Pero meron tayong lag saglit. Ayan, sabi ni John Paul Lacson, pag umabot ng 30 minutes plus Hellraisers pa to, I agree with you, 100%. Luna, SD, Kunkka, sobrang deadly na combo. Pero tingnan natin, Orchid of Malevolence, no follow-up for Broodmother dito. Pero yun, swashbuckle, wala na namang alaga, si Depressed Kid. Isang farm lang talaga na isang mabilis. Mm-hmm. Pero tingnan natin, Roshan, pwedeng mag-take yung Team Empire, ha? Masyado malayo yung position dito ng Hellraiser. Kasi na mag-Roshan. Diba? Baka nag-aalangan lang din talaga sila kasi wala yung ST. And mukhang nagro-Roshan yata sila, yung Team Empire dito. That's Nature's Prophet. Ito na yung bumabanat sa Roshan dito. But mukhang wala yatang idea yung Hellraisers dito. But that's for heroes na magko-commit na nga din dito. Wala, hindi alam ng Hellraisers. Wala rin silang vision around the Rosh Pit. Easy Roshan. Pwede silang mag-push sa may top lane. Kasi naka-flow yung lanes doon. Then pwede yung Nature's Prophet na lang yung dumipensa sa may bottom lane. Kasi pwede siya mag-TP anytime doon sa may team fight. At farm lang talaga. Tingin ko, farm lang talaga ang gagawin dito. And split push. Walang mangyayari actionan din. Pero Tier 2 tower, ah. Ayan, napipilitan din tuloy mag-react ng Team Empire dito sa pressure na binibigay ng Hellraisers. Oo. Shiba's completed para kay Axe, so meron na siya pang ulit. Oop, may nahuli nga din dito. Naku po, yung gagamba, naging gagambang bahay ng Alibatasha sa Aegis. Taken down by Hellraisers dito. Meron pa nga bang round 2, pero goods na yun sa kanila. At least hindi masusulit ng Team Empire yung advantage na meron sila ngayon. Naku po, yung gagambang dito, mahabol nga rin dito. That damage is not enough. Makakapag-tipi sa mukha yung Trent. Elder Titan. Trent ako ng Trent kanina pa. Mukha na kasi si Trent eh. Sabi ko, sino ba Trent?
kanina pang trend to eh. Pero ano lang naman yan. Magkakulay kasi sila, magkakulay. Yep. Sabi ni CJ dito, axe pa rin daw sa late game. Pero ang hirap na, kailangan niya makapag-set up ng magandang call. Ito na yung ang winning up, condition snowball. Nila. Pero snowball, magandang blink out lang out. Din. Sabay na sabay pa, sir. Sabay ang bigkas. Pero si Kuman dito, naghahanap siya ng mabibig na malusin. Beam onto Vanscore. Pero five heroes ito from Hellraisers. Tignan natin. Merong Rolling Thunder. Nahuli nga nila yung gagamba dito sa likod. Na-stun. And that consecutive stun. Tignan natin dito. It will connect. At makukuha nga nila yung snake dito. Ni Depressed Kid. Mukhang na-depressed na nga, sir. At si Pento Shara. Mukhang gusto pang humabol sa promo. And Axe. That's two man down. Buti for Team Empire. Ito na nga nagsisimula na nga, sir. Yung sinasabi natin. Oo, tsaka pa late game na rin kasi ito eh. Buti nga hindi pa namatay yung Shadow Demon doon. Medyo alangan na rin yung position dito ng Broodmother dahil sobrang liit ng space ng Rolling Boulder para makapag-ikot-ikot siya doon. So nabalikan dito ito si Broodmother. Mm-hmm. And tingin ko naman, kaya makapag-push dito ng Hellraiser dahil luna eh. And may taga-split sila ng lanes eh. Kung ang pag-asa ng Team Empire dito is yung magandang call sa Axe, sobrang hirap nun eh, kasi kung hindi man niya masama sa call yung Shadow Demon, pwede lang siyang palubugin. Yun naman din. Kaya din nabobosit. Tapos pagkapalubog sa kanya, pinipurge na siya. Kaya sobrang bagal na movement spin niya, dali niya nang patayin. Kited out and mukhang pababa na ng pababa. Hindi na umusad yung kills ng Team Empire. From 10K, parang 7-10 yata yung scoreboard natin kanina. So, 10-11 na ngayon. So, unti-unting nakahabol yung Luna. Hellraisers dito. Oh, tsaka ang ano naman yun, etong ano eh, Nature's Prophet, di pa natin nararamdaman na sumama talaga sa may teamfight. And Luna kasi, pre-farm din. Pero, makikita natin yan mamaya pag nagka-teamfight na eh. Diba? Sobrang yaman ng Luna dito. May BKB na siya going for Mantas, ano to, Skadi. Ang bubuin niya. Mm-hmm. Para manenegate niya rin yung lifesteal dito ng Broodmother. Okay, Depressed Kid. Naku po, siya yung nagpapakita dito. Pero Rolling Thunder, kakas na nga rin. The blink in. Tingnan natin, mahuhuli nga ba dito? Pero the snowball save from Vanscore. Tingnan natin kung makakalaban pa ba ang Team Empire dito. Pero naipit na nga sa gitna ng kaguluhan yung Tusker. And he will fall down as one man down for Team Empire. Tatakbo na nga lang muna ang Team Empire dito. Pero Hellraisers, ito pa, naku po na, Lucent Beam pa, plus the Torrent. And tingnan natin na Eclipse nga, sinalo, kinain lahat ni Depressed Kid. Pero BKB will be forced out para kay Petro Shara dito. Humahabol na nga itong si Youngji. There's a Shiva's card. Pero tingnan natin, huli ka pa rin dyan, Balbon. There's no way out. Hellraisers slowly but surely claiming out itong game number 2 natin. Tsaka ano, nakasasulit din dito ni Youngji yung kanyang double damage. And wala silang pang defensive eh. Paisa-isa sila namamatay, di rin pa kaya nasabayan dito ng Broodmother yung lahat ng hero ng Hellraiser dahil puro pang-outer sa kanya. Mid lane, Aghanims. Nagbago na naman. Aghanims ang bubuhin dito ni Kungka. So, maganda naman. Ako, napakabilis. Wala silang magawa dito. 29 seconds for the Broodmother. 14 seconds on that axe and that's one set of racks going down. Pero nag-lag nga lang tayo saglit. Meron na palang nahuli dito. That's fast score. The Tuskar na hampas sa mukha ng espada. Mahirap din kasi. Pero Rat, ito na lang ginagawa. Rat Dota na lang. Ito yung sinasabi natin. Magra-rat na lang yung Team Empire dito pagdating ng late game. Pero ano na yung kaya nilang gawin pagdating ng team fight? This is 5-man commitment lagi for Hellraisers. And for Team Empire, lagi silang kulang kasi may isang nagra-rat sa kanila. Yes, pero Skadi available na rin para kay Luna. So it's time na talaga para lumaban or pwede silang mag-bottom lane tower. Tingnan natin dahil sobrang bosset ng ginagawa dito ni Zayak. Pinapalubog niya lang yung illusion. Pinapalubog niya lang si Luna para yung illusion ni Luna. Siya yung taga-cut ng... siya yung taga-form ng creep wave eh. Kaya hindi nagpo-push dito sa side ng Team Empire. Hindi sila makapagbigay ng pressure. Yes. Okay. Tignan natin. 5K. Galing sa Team Empire yung gold lead natin dito and now nasa Hellraisers na nga because of this Luna. Siguro na caught off guard lang talaga yung Team Empire pagdating sa draft. Outdrafted para sa akin eh. Mm-hmm. Pero tingnan natin dahil Nature's Prophet mayaman pa rin naman. Mm-hmm. Ano ba kahit Nature's Prophet?
Kasi lineup ng Team Empire, mid early to mid game lang talaga to eh. Oh, Daedalus na pala dito itong si ano. Alam mo yung low-key lang, pero sobrang yaman na ng ano, Nature's Prophet. Four stop. Tingin ko kailangan din ng Empire ng four stop. Para kung may ma-stun dito sa Seller Titan, pwede niya lang i-four stop para hindi ganun kapil sa makombo. Ayan, sabi ni John Efren, maraming item yung carry ng Empire. Ang problema, isang hamak na NP lang siya. Yun nga, wala silang hard carry talaga na kagaya ng isang Luna na kapag ininvestan mo talaga late game, ilista nyo na yan sa inyo. Oo, pero super, nagpapakiramdaman pa. Hindi nga rin makapag-split push. Uy, pero rolling. Teka lang, Rolling Thunder, makakapag-BKB nga ba? Wala nang gisingan para kay Depressed, pero BKB. Makakasapa nga niya dito, pero tingnan natin, namatay nga rin Shadow Demon nito, but instant buyback, i-commit na rin, Vanscore, nasasaktan nga rin, nagulungan na nga rin ng traps, and there's the Eclipse, Smiling Knight will fall down, two man down, hahabol pa ang Hellraisers dito, natamaan pa ka ng swashbuckle, pero nagtipis sa mukha, X mark, sir, anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapakita doon? Tinanggap na lang niya eh. Oh, medyo delikado. Maganda naman yung intention ng Empire na galing sila sa may backline. Patay nila agad yung Shadow Demon. Pero sila yung nayari. At ngayon, babasagin na ng Hellraiser. May kasama pang mga Illusion. Oo, pero okay. Resolution dito. Ooh. Lumalaban pa rin sa Broodmother, ha? Pero Lotus Orb will be there. Ito na nga, yung rest back ng koponan ni Eugene. Kailangan mag-back na muna netong Broodmother. Yes, at Basher available naman para kay akin ba yun? Kay Pangolier. Hard carry item na yung binubuo niya, no? Oo. Tinan mo si hindi lang kasi si Luna yung damage dealer ng Hellraisers eh. May Pangolier din eh. Kahit swashbuckle lang, sakit na agad eh. And also yung Tidebringer pa. Tinan natin, ha? Naging passive na naman yung laban nila dito. More on farming game na naman. Pwede sila mag-Roshan. Tingin ko. Up ba? Ay, hindi. 2 minutes pa. Pero so far, so good dito. Meron ng Aghanim Scepter din. Itong si Woodwing. Uli, ganyan ang gagawin niya. Papalubugin niya. I-split niya yung Illusion. And then magtatambay lang sila sa campsite dito ng Team Empire para hindi makapag-farm. Oo. Grabe rin yung ano yung ginagawa ni Resolution pagdating sa team fight. Siya yung nag-i-initiate. Oh, eh. Rolling Thunder plus Blink. Huli agad itong mga heroes ng Team Empire. Hindi na sila makaporma. Oo. Tsaka mahirapan sila na makapag-push ng tower. Kung baga, meron kasing ano eh, taga-depensa eh. Ayan, nagpo-fall off na daw yung ano, yung Broodmother. Kahit na nakabuo pa siya ng BKB, wala. Kasi, nung time na sumama na yung Luna, hindi na sila makaporma eh. Kahit naka-BKB kasi siya na siya, nano siya yung napapurge. Mm-hmm. Kaya nahihirapan din dito itong si Luna pag na-purge sila. Ano na pag nakapag-Aghanim Scepter. Huli yung dagang kosa dito, Bushwhack. It will not connect sharpshooter. Oops, tinatry na ditong patamaan. Pero tinamaan. Ayun, walang tinamaan. Nakapag... Gulong. Ne, Lotus Orb. Gulong. Nakapag Lotus Orb siya. Kaya pala siya na gano'n na nag-snowball. Pero naku, mali na pinasukang liga itong tropa nating si Vanscore. Nakapag Lotus Orb siya, kaya umikot din talaga siya. Pero ngayon, wala na mamatay kahit pa isa-isa or tumutulong dito. Ito si Nature's Prophet. Hindi nila kaya na makatulak. Okay. Ito, Shara, dito naaspatan sila. May magandang vision yung Hellraisers dito. Pero sa likod magagaling itong si Smiling Knight. Merong follow-up dito, the Rolling Thunder. It will connect onto this Nature's Prophet. Pero makakapag-BKB naman siya just in time. Pero that will call for a back na lang muna para sa Nature's Prophet. And Peto Shara na iwan pa nga sa Dreams. Iwan sa Dreams. BKB out. Di magandang pangitain yan for Team Empire. Oh, grabe yung vision dito ng ano Hellraiser sa may triangle camp. Oh. Kitang-kita nila kung saan mag-farm dito. Ito, Nature's Prophet. Pero si Nature's Prophet, sa bottom lane na lang siya, nag-flow. And kailangan pa rin niya siguro ng ano dito. Pag pinansin siya ng, ano, ng Hellraisers niyan. Mayayari. Pag nilagay pa rin nilang patay. Wala pa namang BKB tong NP. Nagamit niya na pang out. Tignan natin dahil mukhang delikado na naman. Okay. Tugod na naman. Itong si ano ha, Vanscore. Ang ginagawa niya, TP. Sugod, TP out. Okay, Depressed Kid dito. Tinatry na lang ding mag-rat dota. Pero isang talbog lang ni Resolution, no?
duguan agad yung mga babies niya. Pero tingnan natin na Halbert, anong next item? Uy, si Kungka meron na pala siyang ano, Aghanim Scepter. So, maganda to. Pag, yan ba yung ano? Yung madaming barko. Yung... Ay, yung, ano, yung ganyan, no? Talon-talon. Yung maraming torrent. Oo, torrent. Saan-saan lumalabas. Ang iniisip ko na ganyan siya, yung kay Tide. Oo. Yung tsunami, parang tsunami. Parang tidal okay. Wave. Tidal wave sa tatawag doon. Hellraisers dito going for the Roshan pero nakakaramdam sila na gusto mag-contest ng Team Empire. Para sa akin, pag natalo yung Empire sa clash na to, wala na. Okay, and Rolling Thunder with it. Pero makakapag-BKB naman si Peto Shara dito. Magugulungan nga yung two supports ng Team Empire. Pero si Kuman, nag-four staff in nga rin siya dito. And Mega Crystal, makapatay si Sayo. Pero Empire Smiling! Naku po na, sasaktan dito si Vanscore. Pero Smiling Knight, nakuha niya yung Aegis dito. Tingnan natin, Lil Me Alone on a killing spree. Pero mapapatay pa rin siya ng Blood Mother dito. Tingnan natin, naku po, nila right-click, right-click si Tegpreskin. Mukhang matedepress na nga yung Blood Mother natin dito. And buyback for this Elder Titan, Sayo. Mukhang matatay back pa nga rin dito. Oh, and goodbye, Aray. Ultra kill. Isa na lang. Rampage na para kay Kuman. Hindi inayaan na nga dito ng Hellraiser yung Roshan, eh, di ba? Wala sila pa ilang kasi alam nila na hindi na nila kaya sabayan dito itong si Luna. Smiling Knight. Naso slow yata siya dito. Level 25. Nag-bash! Pero ages pa naman nito. Pero meron silang pang follow-up. Eh, dinampas sa mukha ang sakit ng right click ni Lil Me Alone. Elder Titan, Torrent, it will connect. No BKB for you, sir. At tulog ka na daw muna, Smiling Knight. Pinasarap lang pala. Pero ayun nga sinasabi natin na hindi talaga kakayanin dito ng Team Empire pagdating ng late game. Lalo na hindi nila mapigilan sa pag-upos Luna. Dito. Etong Luna, yung mga illusion lang umuubos ng tower. And effective yung pag may okay. SD. May napitas naman dito no? Si Depressed Kid, Lil Me Alone. That's a dieback for that Elder Titan. Pero na X-Mark, but makapag-BKB naman si Depressed Kid dito. Okay, we'll go for the chase, pero Depressed Kid, wala ka ng BKB, sir. Mukhang pwede pa siyang mahuli dito. Hindi na ka-first up in. And the Rolling Thunder, once again, na-try nilang hulihin dito itong si Depressed Kid, pero masyadong malikot mabilis yung Brood Mother. Uy, hindi nag-correct yung okay. Mahirap din kasi na lumaban dito eh. Etong sobrang kontrolado na ng mapa ng ano Hellraiser, di na rin nakakalabas lang dito itong ano Empire. Ng lead nila, 16k gold lead for Hellraisers. Tingnan natin. Eto may Hex na dahil kulang sila ng disable. May Hex na dito itong Kuka. X-Mart. Wala pa, chill lang muna. Kala ko, Hex talaga itong Blood Mother na tutanggal talaga ang kulit. Tsaka yung mga BKB din kasi dito ng ano Empire, parang kanina pa nagpa-expire na yan eh. Makakunti na lang yung duration niya. Kuman, tamang push lang din muna. Pero here's the hoodwink dito. Sakit trying ano, to even out yung ginagawa ng boomerang Luna. Ano. Pero anong gagawin nila dyan? Hina, medyo mahina yung ano nila, yung high ground defense nila eh. Yes. And shoutout sa mga viewers natin dyan. 1K viewers sa Facebook and 2K viewers sa YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat. And mukhang game trip pa nga tayo. So kuha na kayo ng mga food trip nyo. Nababasyo. Wala, so, para sa akin, Hellraisers na to. Oo, tsaka ang ganda kasi ng ano nila. Ang ganda nung space na nabigay nila para sa Luna, plus yung defense nila na binibigay. And kung teamfight, susumuhin mo, sobrang sakit ng teamfight dito ng Hellraiser. Walang pangpalag etong ano eh, Empire eh. Wala silang pang burst. Kung may makall dito etong si Axe, wala silang pang follow. Pero na-hex na nga rin dito, ginawang Yobam. Itong si Tuskar, pero wala silang detection dito. Okay. Naka-invisibility. Nakakuha siya ng ano. Nakakuha, pero dito pero sa may gilid may nakol. Uy, Luna, isa mabilis! Nakapag-manta style din siya dito. Plus na BKB din natin lalaban yata ang Hellraisers dito. Pero mapapurse down yata nila itong si Kuman. Pero buhay pa rin yung Luna. Oh my goodness! Fanscore mamamatay. Pero ang trade-off naman na itong Elder Titan. Let's see, Smiling Knight will fall down. That's a 2-for-1 trade. Plus isang buyback pa nga for Team Empire. Gusto pa nilang lumaban dito. Pero nahuli na nga with this X-Mark and Hoodwink. Trying to run out first life. Pero tignan natin, tatamahan siya nila ng swashbuckle. TP out. Anong pangkakansel na lubog? Walang vision. Buti nilang, ayun yung sinasabi natin na wala silang pampatay na isang mabilisan. Binigay na nila lahat ng ult. Binigay na nila dito para kay
Luna lahat, and may pang-save din kasi dito, itong Hellraiser. Satanic na rin siya ngayon, paano nila papatayin to? Kanina, kakasatanic niya lang, alam ko. Oo. Kasi kanina hindi siya nakapag-lifesteal din, and na-save by the bell lang talaga siya dito ni SD. Wala din talagang follow. Wala na, another barracks down, no brute mother for 80 seconds, saka, wala rin silang carry. Sobrang late na nung blade mail niya, ngayon nilang kinuha. So, ngayon nila naisip na kapag nakapag-blade mail siya, may return damage lang talaga para kay Luna. And hindi, kahit na mag-pronta siya dyan eh. Wala, so, na. Tapos na. Goodbye. Pinatapos na ng Hellraisers, guys. And I think we're going for game number 3. Pwede siya na dito, blink in. Plus BKB, pero mukhang mamamatay pa rin yata itong Axe. Nagugulong-gulungan rin siya dito. And the right clicks from Kuman is there. Mamamatay yung Axe dito, pero tingnan natin. Banscore, sumama pa nga sa promo dito. And that's two supports. Yung na nagtatry mag-defend, and GG will call, will be called. Why? Game 3 pa nga, sir. Kasi expected na natin yan eh, na talagang best of 3, sulit na sulit para sa Hellraiser and Team Empire. Yan yung naming quiz nga, sinabi natin, early game, napakaganda dito ng performance ng Team Empire. Yung lineup nila, naging effective. Lagi nila na-maintain yung palamangan nila ng early. Ang ano lang talaga, dahil na yung hindi din talaga sila makapag-push. Dahil kung mag-split push man sila, meron ditong Kunkka, meron silang Shadow Demon and Luna combo na ginagawa lang, pinapalubog lang dito itong si Luna, inahayaan mag-flow yung mga illusion. And nabigyan ng space talaga itong si Luna na makapag-farm. Imaginin mo, yung Nature's Prophet, imbis na mag-split push siya, magbigay siya ng pressure. Nagja-jungle! Nagja-jungle lang din siya. Oo, dalawa so, silang nagja-jungle ng Broodmother. So hindi nag-aalangan itong Team Empire na... Ay, hindi nag-aalangan yung Hellraiser na okay lang, hindi naman natin kailangan na mag-dep eh. Kasi kahit lumaban sila ng teamfight, di tayo kaya sa teamfight dito na Hellraiser kasi may mga pang-save sila. Ang ganda ng setup lagi dito na Hellraiser, di ba? Exmert Torrent, napoforce lagi mag-BKB. So, hindi makalaban yung Team Empire. And yung Nature's Prophet, kala ko nga may pressure talaga siya sa lane. Para, wala. Para ano, para maguluhan din yung Hellraiser. Ano, hindi niya nagawa yung trabaho niya in short. Nag-aagawan din sila na, ni ano, Press Kid dun sa may jungle. Sa jungle area. But that's it, guys. Magkakaalaman na nga tayo for Game 3 para sa TI10 CIS Qualifier. This is Hellraisers versus Team Empire. At once again, ang mananalo dito ang mga kalaban ng Team Spirit for the Grand Finals. That's a best of 5 naman after din agad netong series na to. So, yun na nga. Kuha na kayo ng mga food trip nyo dyan. And best of 5 yung next series natin. So, mahaba-haba pa rin talaga yung pagsasamahan natin tonight. And meron din tayong South America qualifiers later tonight din yan. So, kami pa rin ni Sholang makasama nyo for Game 3. Don't go away. We will be back after a short break. What's up, mga sir? I'm Chola Hay.